Hi, here I am once again for the new day and a new story for today. Please join me, because this is a selected story. It's just for you all, and I hope you are in good condition upon reading, listening my story here only in my YouTube channel. And I'm very grateful for the support you have given to me. God always be with us. Now for the start. Ang buhay ng tao ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kaya hindi dapat ma-underestimate natin ang bawat katayuan ng tao. Dahil sino mag-aakala na sa kabila ng kahirapan ay may naghihintay palang grasya para sa atin. Kahit ikaw man o ako, kayo or siya, ang pinakamahirap sa iyong paningin at may mga taong minamaliit siya masyado kahit alam na niya na dukha ito. Kailangan pa bang ipagsasabi ito sa kanya na siya ay lupa lang? Ang gumawa nito sa kanya ay yung taong sa pag-aakala niya siya na ang hari dahil sa pera ay makapangyarihan na ito para sa iba. At hindi na ito marunong tumanaw sa utang na loob sa mga taong pinag-uutangan niya ng buhay. Dahil ang story nating ito ay nagbabase ng isang anak at ina. Pinapaaral ng ina ang anak, ibinebenta ang kahit anong bagay. Ang kakaunting lupa ay ibinebenta upang makapag-aral at makatapos lang na pag-aaral ang anak. Hanggang nakatapos ang anak, pero wala ng diyot na natitira ang ina. Kahit pinapatayuan niya ng bahay, ay ipinapaalis na ito. At ang ina, pilitang lumisan at nasa tabi ng dagat na ninirahan ng isang barong-barong. Ang ina na ito ay si Aling Saturnina, 60 years old, at ang anak niyang si Monina, 25 years old, na tubong Misamis Occidental. Sa kwento na ito, si Monina ay may maganda ng trabaho at kalaunan, umabroad ito sa bansa ng Sweden. Sa madaling salita, si Monina matapos graduate at sa tingin niyang nasa tabi na ng dagat, nagbahay-bahayan ang ina ay hindi na ito sumama. Hinahayaan na niya ang inang namumuhay na mag-isa dahil sa pagkakaalam niyang ikinahiya siya nito, kaya hindi niya pinipilit ang anak na isama at naintindihan ni Saturnina ang lahat. At ito ang sabi ng anak niyang si Monina, "Huwag mo na akong isasama, nay, oy, mahihiya ako sa aking mga kaibigan na ako ay isang professional na katira lang sa tabi ng dagat at barong-barong pa ang tinitirhan." At ito ang sagot ng ina, "Alam mo naman anak na naging ganito tayo dahil naubos ang lupa natin sa kabebenta ng dahil sa pag-aaral mo." At dito parang binibigyang halaga ng anak ang salita na iyon. At, "Aba, nay, parang kinikwinta mo na yata ang naitulong mo sa akin ah. Tungkulin mo yan," napaaralin ang anak. "Sino bang nag-uutos sa inyo na iluluwal mo ako dito sa mundo?" "Ang galing mo nang magsalita, Monina, na pagsasalitaan ako ng ganyan. Hindi ako nagkwenta, ni-remind ko lang kung bakit andito tayo sa tabing dagat, Tomira. Minamasama mo yata ang ibig kong ipahiwatig sa iyo. Kailanman, anak, yan ang pinapangarap ko, ang makapagtapos ka. Dahil nasisiyahan ako nang makakita ng mga babaeng naka-uniform sa bangko or even a teacher. Kaya kahit maubos man ang lupa natin, ay nagtatagumpay ka na naman, anak." Yun ang huli nilang pag-uusap ng anak niyang si Monina. Dahil ang inang si Saturnina ay nasa tabing dagat na ngayon sa kanyang barong-barong. At ang tanging pinagkikitaan niya ng pagkain ay ang paglalabandera. At dahil medyo matanda na at 60, ay sakitin na ito. Kaya minsan hindi ito makapaglaba at kung hindi kikilos ay wala ding kakainin. Kaya madalas siyang mapaglipasan ng gutom. Hanggang lumipas ang mga taon ay tumatanda na lalo si Saturnina at wala nang tumatanggap sa kanya sa pagpapalaba dahil matanda na at hindi na kaya sa katawan.
naisipan ni Saturnina na magpapalimos na lang sa kahit saang mataong lugar. Dahil hindi na siya binibisita ng anak, hindi niya alam kung nasaan, kung may maganda na kayang trabaho. At ito ang nasa isip ni Saturnina. Baka busy lang ang talaga ang anak ko, kaya hindi niya ako binibisita. Okay lang anak, at least nakatapos ka na sa pag-aaral mo. Masaya na ako makikita kang naka-uniform, nasa pangbangko. Yan ang pinapangarap ko para sa iyo. Lumipas ang maraming taon, nagpapatuloy sa pagpapalimos si Saturnina sa may simbahan siya pumupunta sa araw ng Linggo, at may nakakilala sa kanya ang kaibigan ng kanyang anak, si Lily. Aling Saturnina, bakit ka nagpapalimos? Maganda naman ang buhay ni Monina ngayon. Nakapag-abroad siya at nakapag-asawa ng mayaman na taga Sweden. Kaya huminto na siya sa pag-abroad at dito na din ang asawa niyang Swedish tumira. At ang sagot ni Saturnina ay, ganun ba? Bakit hindi man lang niya ako binisita? Bakit hindi niya ito ipinagpaalam sa akin ang kanyang masayang buhay? Umiyak ng todo ang ina sa sama ng loob. Kay tagal kitang hinihintay anak, bakit nagawa mong kalimutan ako? Nang dahil ba sa ako ay duka? Salamat Lily sa magandang balita mo sa akin. Kahit masakit pero masaya naman ako, dahil kung hindi ko siya pinapaaral ay kasama ko siya ngayon dito sa pagpapalimos. Wala na akong ibang paraan Lily na mabuhay. Ang pagpapalimos na lang. Kung mayroong maaawa sa akin, makabili ako ng pagkain. Okay, Aling Saturnina, sa'yo na itong 100 peso ko. Hanggang dumaan ang isang buwan, bumalik siya doon. At sa may parke na ito, dahil matao ito basta tuwing hapon. Nang nilapitan niya ang babae na bago lang lumabas sa magarang sasakyan niya na Fortuner, at sumunod naman ang lalaking parang Amerikano at dalawang mga bata na ang gagwapo at napakaganda sa babae. At ito ang sabi ni Aling Saturnina. Lapitan ko sila, baka maawa sila sa akin. Nang, ma'am, palimos po, maawa kayo sa matanda, ma'am, sir. At hindi niya makilala ang babae dahil naka-sunglasses ito. At kuminis masyado ang balat, at ito ang sagot ng babae. Marjon, Marden, don't getting closer of that old and dirty woman. Yes, mommy. Pero ang anak niyang bunso na si Marden ay naawa sa matanda and say, Lola, here is my money. You can buy it for your foods. Binigyan siya ng 1K sa bata at nagalit ang ina na si Marden. I told you many times, don't give money to the weaker. At parang namalayan ito ni Saturnina na si Monina yon na anak niya. At ito ang kanilang pagtatagpo. Monina, anak, ikaw to? At ang sagot ay, ano, tinatawag mo akong anak? No, I am not. Oh, heto, pera lang kailangan mo eh, inaangkin mo pa akong anak. Hindi ka lang matandang nagpapalimos, baliw ka pa. Oh, heto, makakaalis ka na. Binibigyan niya ng kwens at umalis si Saturnina na umiyak, na nag-iwan ng salita. Sorry, ma'am, Monina, hindi ako maaaring nagkakamali. Ikaw yon. Pero hindi mo na ako makilala dahil lupa ako at ikaw ay langit. At ito pa ang sabi ng ina ni Monina. Kahit ikaw ay langit na ngayon, Monina, makikita mo sana ako na iyong ina dito sa lupa na naghihirap, pinipilit lang ang sariling kumilos upang mabuhay. Dahil gusto ko na sa huling sandali sa aking buhay, makikita ko man lang ang kaisa-isa kong anak na minamahal ko sa buong puso ko. Ngunit ipinagkakait mo ito sa akin. Hindi mo ako nakilala kahit alam kong kilala mo ako na iyong kaisa-isang ina na ibinubuhis ang lahat upang makamit mo lang ang tagumpay. Masaya na akong makita kang nagtatagumpay kahit ako ang naging kawawa. Ay okay lang sa akin. At least nakamit mo ang tagumpay sa ating pagsisikap. Tama ka, huwag mo akong angkinin na ina dahil hindi ako karapat-dapat na maging ina mo. Pero sana maiintindihan mo na ngayon na isa ka na ding ina kung ano katamis sa atin ang ating anak. At paalam na sa inyo.
This is the end of my story, a story about a mother with a daughter with their ambitions will become true, but that's the only way of forgetfulness. Money, it's not the most powerful of this world, only God. Money will be the second. Any time of the day, you will be leaving it all for nothing. Happy viewing, Kabayan. God bless to all of you. From Philippines, with love. Kisses with sweet smile. Love you. Bye.